na may manood sa YouTube. Tsaka subscribe. Yan. Ganyan lang, buhay probinsya. Luwag ka na sana, maganda ang langit. Relax ka. Bakit kaya nag-traffic? Ay, naku. Ay, banda rito pala. May lahing tayo. Mahina sinag tayo ng ano. Susunod pa ulit tayo. Parang maling ganaw ipakiramdam. HPG. At hindi tayo nakita ng mga sakbats. Muntik na. Ako kitang kita sa YouTube. Pasaway, walang sipyaw. Yan. Base ang pacing dito sa pero sa mga sabi ng safety person. Kinabahan ako dun. 5,000 sa ano. Salamat. Hindi niya ako pinabayaan. Seatbelt na yata. Ano yun? Nagpapahiwatig na siya si Papa. Seatbelt ka daw. License? Okay, hindi. Buti na lang. Kita muna tayo ng go time. Ah, shit. Sarap. Close road. Hindi na natapos na. Pagawa. Ayan, technique. Pag sa HPG, kung magpapahalata na ikaw, ay guilty. Pero huwag mo rin kakalimutang magsalamat pag di ka nahuli. Tsaka pasalamat ka kay Papa G. Hanggang hindi tayo nahuli. Pero mas ganda yung dapat yung lagi ginagawa. Tinawagin mo yung seatbelt. Tinawagin siya yung seatbelt. Pati sa helmet, yung mahilig tayo mag-helmet. Kasi banasin ako. Madali ako mairita. Kasi inakyan ko dati. Since, ano ba mag-motor? Mga first year high school school. Hindi naman uso yung ganyan. No? Wala, kahit yung mga nag-motor nandito sa Oriental Mindoro. Hindi uso na ng helmet dito. Although sabihin ng may part ng consumerism at capitalism na mga prinsipyong nakapaloob yan, eh, maganda rin naman, nakakatulong din kahit pa helmet at seatbelt. Kakapanood ko lang kagabi nung ano, yung factory ng Arai helmets sa Japan. Pinasok na isang mga Norwegian ba yung na-vlog, maganda yung content niya. Tapos very limited lang yung mga video kasi kinokontrol ng ARA yung pwedeng ilabas. Siyempre naman. Ano nga naman intellectual property mo. Tsaka production and trade secret. Kasi tatapos lang natin ng PMS 415,000. Nagkamali pa nga ako ng napalabis kasi sobrang busy nitong nakaraan. Inabot ng 18,000 yung odometer bago ko natang. Yung itsura ng oil, i-upload natin lang. Itsura ng oil. Pagka ano, parang sagad na pala talaga dapat kung 3,000. Kasi malapit na siya magtubig.
in layman's term, wala na siyang epekto halos, parang hindi na siya langis. Hindi na siya nakakatulong sa mga. Eh, 3,000 pa lang yun. Matalag yung mga sinaunang sasakyan kahit barubal mo ng anong change of it. Kukunat ng bloke. Pakasyal tayo ng gutan. Magpapa tayo ng Abaton Bridge. Ganito pa kaganda sa ano, kita mo pa yung open sky, oh. Ganyan pa luwan. Pag napapagod ka, check out mo lang tong channel. Di, kung ano makita ko sa kalsada, eh, i-discuss natin. Ganyan, mga pasaway na tricycle driver. Ayan, complete package. Walang prangkisa, walang plaka, sira signal light. Diyan ako nagamit ng stoplight niya. Ang ganda ngayon ng hatak nung napachange oil. Oh, yung last nitong change oil, PMS, special yon. So sa mga may Suzuki Espresso AGS, ang inyong 10,000 kilometers na PMS ay medyo mahal, parang 7.6 yung naging cost ng ano nito last time, yung pa-maintenance. Chinek lahat, mga preno, mga kulan sa windshield, brake fluid na laman, nilinisan yung mga preno, chinune up yung handbrake. Medyo malaking milestone na tayong 10 eh. Kaya ganun kalaki yung maintenance. Pero yan naman, sundin nyo kasi yung mga bagong bakal, matipid sa suli na itong mga bagong sasakyan. Pero kaya yan matipid, kung ano lang yung required na kapal ng bakal para ma-withstand yung ganung pwersa, yun lang ang tinitimpla nila ngayon. So kung sinauna pala, kaya lumiliit kahit yung mga big bike, liliit na ng makina. Parang lumiit daw ng mga 1 to 1 and a half inches ang ano, ang pagbagawa ng bloke. Kasi instead na i-withstand niya yung force ngayon, nakasalalay na siya sa maintenance. Kailangan susundin mo yung maintenance para yung kanyang pressure na dinadala accordance lang doon sa kanyang kayang tanggapin. Ayun nga, ito lumabis ng 3,000. Okay naman, kaya pa naman. Pero nararamdaman mo sa fuel consumption. Nararamdam sa fuel consumption. Siguro nahihirapan umikot yung makina dahil halos tubig na yung langis. Eh, yun. Ang effect niya, napapagod siya agad or mataas siya kumonsum ng gasoline. Ito ulit. Kasi ko yun, every tapos ng maintenance, halos 380 natatakbo nito sa isang full tank. Ang cost na isang full tank ay nasa pagka ano, mga 1.6 lang, pag 91 octane, pag 95 nasa 1.8. So, difference ng 91 octane, ang 91 octane is sakto lang siya. So, 90 gram daw, may batak siya pag dinig ka ng power. Pero since ito commuter type lang din, hinahabol ko na lang din yung additive sa ano, additive ng makina. Na nalili, nasusunog yung excess totong. Ayan, may mga pumapasok na truck. Ayan, pag ganyan, pag bibigyan nyo sila, bibigyan nyo sila ng malaking clearance. Kasi yung mga ganyan, ito, oh, kasalanan pala nitong pakuha na to eh. Nagbahutog mo, park si ate eh. Ayan ako si ate. Ganun pa sumakay, oh, ayan. Ano, ang galing, may talent. Taga naman. Ayan ako si ate. Maliit ang muscle ko sa kalit. Ito pa kalit ang braso ko. Iniinit na daw masyado yung phone.
kaliwa kong dibdib. Masyado, yung siya. Like nung na-hospital tayo nung December. November, December, hospital tayo. Sumakit siya. Signal kayo. Parang international daw is 50 meters ang layo pa lang sa lilikan. Signal ka na. Dito sa Pilipinas na 5 meters before ano, umisin nga saktong nakalikunan. Sa kapa. Ano. Saka yung mga paborito ng mga ano, mga biglang U-turn. Biglang U-turn effect. Sana ko nag-e-enjoy kayo kahit pa paano dito sa video. Mag-subscribe ka. Let us, pwede rin kayo magpadala ng donation sa GCash kung gusto nyo. Para baka mapamaintenance ulit ako makatulong kahit na pa. Lagay ko na lang yung number ko dun sa description box. Tsaka lagay kong comment, ipin ko. Baka may butihing puso dyan na gusto mag-donate para makita nyo pa ako ng matagal sa channel na. Mahirap, okay lang namin mahirap ang buhay. Mahirap nga lang din yung sobrang hirap ang buhay. Siyempre, papa-assist tayo. Ganun din naman. Sa, yung mayayaman mo, sinusuportahan. Yung mga concert, grabe ticket. Yung mga sikat na artista. Tayo pa kayong mga nasa laylayan. At sinusuportahan natin ng each other. O, yung gustong magpa-flag ng ano, subscribe din. Comment nyo yung channel nyo dyan sa comment. Try ko kayong balikan, subscribe. Tsaka lagyan ng engagement yung channel nyo. Sasakyan ko, tiyangan. Marami na rin bumibili nun dito sa aming probinsya. Ito ay province namin sa island. Medyo mahirap at makakita ng mga ano, kasi mostly sa Manila marami yung mga Chinese made na sasakyan. Tapos although magaganda sila, sana nga lang makatagal sila sa Philippine market kasi nakakahinayang naman yung bibili ka tapos sa future wala ka nang mabilhan ng parts kahit ang ganda ng sasakyan o reliable na naman. Ang nagkawala ng reliability niya is hindi naman actually yung sasakyan, availability ng parts. Ganong 90s, meron mga lumabas nun na motor na Korean na tayo ng Yosung. Nagagandahan ako sa design nung ano na, hindi ko alam kung 200cc ba yun, 150. Basta medyo kumukha niya yung gustang, isa sa gustang-gustang kong motor na, yung Suzuki Bandit. Kahawig na kahawig nung Yosung na yun. Dati gustang-gusto ko yun. Pero yung una kong naka-inlaban ng motor, laging gumagala dito sa amin. No? Ang Kawasaki Ninja 200 ba yun or 250? Ganda siya. Tapos naghahanap nga pala tayo ng Suzuki GSX 250R. Kung hindi kayo pamilyar doon, yun yung motor ni Mass Rider, Kamen Rider Black. Sir, ano yun? 4-cylinder na sinauna. Naghahanap tayo na baka may makikita kayo. Tsaka yung 400cc version 1988 and 89 87 and 89 version. Naghahanap ako ng ganito. Yun yung gusto kong isang tabi ng makakakulong. Mostly naman ay mga ganito naman channel sa suportahan niya nakakaano. Kaya kung may idea kayo, kilala kayo, comment ko lang sa comment. Tsaka kung may request kayo sa akin, pin nyo lang, i-comment nyo lang din sa comment. Atryin natin yung i-address. Dami pang puno dito no, sa amin. This is Barangay Parang.
high school ako, malalaki ng mga taga rito. Talo yung school namin, yung high school. Kaya namin naluloko ko ang chill ko. Parang, dinadaya kami. Taga Parang. Malalaki nila. Dito na tayo dadaan sa bagong ginagawang kalsada. Kasi mas malaki yung matitipid nyo sa sana mag-enjoy kayo dito sa simple content natin. Yung ganito lang. Marita ko. Gagawa natin ang issue. Yeah. Tapos, pagkikwentuhan natin. Maliit naman tingin yung shit. Ito na, lalim nito. Wala lang sa Suzuki Espresso. Lalim ng kanto ng kalsada. Nulong ng kalsada dito. Kasi ang plan nata ng government dito, dito na daw dadaan yung mga malaking truck, bus. So yung mga ano dyan, so, mga may pangarap na magkaroon ng kainan, pasalubong center, building na puro CR, building na nagtitindalag ng yelo. Kung gusto nyo nung magpa-overn offices, bili kayong lote dito. Tayo nga pala yan rin, involved sa real estate kasi sa appraiser. Baka may mga tanong lote kayo, yung bakit yun? Baka may mga tanong lote kayo dyan, pwede rin kayo mga mapulis tayo ng mga mapulis tayo ng mga Facebook, YouTube police. Sa seatbelt. Sakto dito sa gitna ako. May pusod ko sa kito. Magsabihin, hindi pa tayo ganun ka oversized. Off-roading muna tayo kay Espresso. Ang color ng Espresso natin, kulay puti. Kasi ang story niya, ang una kong pinareserve, dark gray. Kasi tingin ko yun yung pinakamukhang SUV sa lahat. Tingin ko yung video. Sabi nung agent, si mineral na lang daw. Yung light gray na lang daw yung available. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung may puti, puti na lang. Para, ang puti, I think is, kung di ako nagkakamali sa luma kong labas, is, mas makakapagpatalbog siya ng yan infrared at saka liwanag ng UV 20-30% na tayo nakita ko. So since mabanas sa Pilipinas, maganda talaga hanggang 20 lang tayo.